Good afternoon po sa inyong lahat. Bago tayo magsimula, gusto ko lang po kayo pasalamatan last week yung mga nag-participants. Thank you so much po sa pagtitiwala lagi sa akin. So today po kasi, nung last week kasi, medyo naging maikli yung live. Kaya nung after ng live, maraming nag-text na humahabol sila na gusto rin sana nilang magpabasa ng tarot card. Nang nabasa ko yung mga message nila, natapos na po. Kaya sorry po sa inyo lahat. Kaya today po, yung mga gustong mag-participants, natutuwa po ako sa inyo kasi after 3 years po, yung ating pagsasama is nadugtungan po this time. So, nag-decide po ako na every Friday, andito po ako sa inyo na dumudulog sa inyo yung mga gusto po magpagpabasa, saan man pong sulok ng mundo yan, basta maaabot ng Facebook ko po. Huwag po kayo mahihiya, mag-message lang po kayo. Tapos po, sabihin niyo po yung mga gusto niyo malaman, andito po ako para sagutin ko yan. So, yung mga ni-ready ko na po today yung mga gusto magpaano para magpabasa ng tarot card. So, natutuwa po kasi dumami po siya today. So, marami tayong mapapakinggan ngayon ng kanya-kanyang gusto malamang sitwasyon. Ayoko sabihin problema kasi lahat naman tayo meron yan. So, yung mga gusto nilang sitwasyon na confused sila ngayon, yun po ang titingnan ko ngayon, no? So, yung pong topic today is ang tingin ko napakadami about sa love life, yung mga relasyon after 14 years, after 24 years, mga ganun po yung mga gusto nilang kung kailangan pandugsungan o kailangan stop na, yun po yung mga gusto nilang malaman ngayon. So, more on sa love life po tayo. So, bago ko po tingnan yung sitwasyon, siyempre ipadinig niyo muna po sa akin muna yung konting bali na experience nyo at saka bakit yun na gusto nyong i-desisyonan kung tama ba o mali, tingnan ko po yun, no? So, yung uunahin ko po ngayon ay si Miss Nancy Coral. Bali, ang alam ko po, nung nag-live po ako noong 2020, nag-join na rin po siya. So, may gusto po siya kasing malaman ngayon tungkol sa sitwasyon niya. Kung tama pa ba, pagpatuloy pa ba, marami siyang gustong malaman eh. Pero, syempre, isa-isahin ko po kayo. So, yung mga oras nyo po is, lang po ha, yung medyo short lang tayo. Kaya, wag na po yung maraming kwento kasi marami po naghihintay today. So, tawagan ko ngayon, no? Si Miss Nancy. Para maintindihan natin kung ano po yung gusto niyang malaman sa sitwasyon niya. Okay. Saglit lang, nag-load pa eh. Ha? Sana sumagot po siya agad, no? Hello? Miss Nancy, good afternoon. Yes, ma'am. Nasa work ka? Opo po. Okay lang po. Okay lang po. Pa-out na po ako. Oo. Bago ko kasi tingnan yung, gusto mo itanong na sitwasyon, gusto ko malaman muna, ano ba yung unang-unang gusto mong, itanong? At saka, bakit ano ba yung pinoproblema mo, yung parang napoconfuse ka dun sa sitwasyon na yun? Ano po yun? Ma'am, gusto ko po sana itanong kung kailangan ko pa bang ipagpatuloy yung relationship ko sa husband ko, ma'am. Kasi for more than 14 years, ma'am, okay naman kami lately. Kaso, nang bababae po siya. Tapos ngayon, may anak na po siya. Oh my God! 14 years kayo nagsama, then may babae siya na ngayon? Then may anak siya? Sure ka? Opo. Opo, ma'am. Paano mo nalaman? Nag-contact po yung babae sa akin, ma'am. Ay, yung mismo babae tumawag sa'yo? Na ano daw? Na buntis daw po siya. Pero kinonfirm yun sa husband mo? Opo, kinonfirm niya po. At ano saka nag-usapin po kami, sabi niya, sa kanya daw po talaga yun. Oh my God. Tapos, anong sabi niya? Ang sabi niya po, ma'am, kukunin daw po yung bata. Kukunin niya?
nung husband mo. Tapos, ano gagawin niya? Ipaalaga po sa nanay niya kasi ayaw ko pong tanggapin talaga, ma'am, kasi masakit din. Miss Nancy, tanong ko lang. Kasi ano yung ano mo, pangalan mo sa akin, familiar. Ikaw ba yung ano, yung dating ano, yung abali, yes, ma'am. Tapos yung husband mo, then nagpa ano nag nagpa-consultate din siya sa akin. Yes, ma'am. Life? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yung mga kasi, sinabi niyo po sa akin before, ma'am, lahat po yung totoo na yung sinabi niyo po sa akin na mapapalitan ako, yun po, yun, yun po yung nangyari talaga, ma'am. So ngayon, ano na ang gusto mo talaga malaman? Ma'am, ang gusto kong malaman kung siya po ba talaga yung ibinigay ng Diyos sa akin. Okay. So tingnan ko, ha? Tingnan ko ngayon yung sitwasyon yung dalawa. Hindi kasi ngayon, ang nakikita ko dito, no, ang nakikita ko talaga dito, yung husband mo, ang talagang wala na. Okay, ma'am. Oo, siya. No? Siya yung talagang, kumbaga, pag magpapatuloy pa siya, ang pinapangamba niya, madadaya ka na lang niya. Okay po. Yun ang ano niya, yun ang damdamin niya talaga ngayon. Hindi na yung sitwasyon niya, hindi na yung relationship ang hinahabol niya sa iyo. Ano pong habol niya sa? Ang hinahabol na lang niya sa iyo, yung mga bata. Okay, ma'am. So ang dinidesisyon na niya yan, yung mga bata, bibigyan niya pa rin talaga ng pera yon. Opo. Oo, tapos yun, basta alagaan mo yung mga anak niya. Ikaw naman, na nakikita ko dito, hindi ko alam kung napapansin mo to, ha? Kasi, although na andun pa rin yung damdamin mo tungkol sa inyong dalawang ng asawa mo at saka sa pamilya mo, kasi talagang wala pa kayong talagang formal na mag-ano kayo eh, mag-divorce. Wala pa eh. Wala pa kayo dun sa punto na yun. Pero, meron ako nakikita na lalaki na gusto na rin tumingin sa'yo. Opo. Diba? Yes, ma'am. Meron ka ngayon, diba? Wala po, wala, ma'am. Eh, pero may kinakausap ka ngayon? Meron po akong kinakausap. O, diba? Yes, ma'am. Hindi, huwag tayo magsinungalingan, no? Kasi ikaw din, nakikita ko na ganun. Opo, opo. Oo, no? Walang problema yun, basta at least, diba, naiintindihan mo din na ikaw, yung sitwasyon yung dalawa, nangangamba ka doon, pero ikaw mismo, meron ka na rin ngayong kinakausap na iba na pinapamper niya yung damdamin mo. Okay? So, hindi ka pa lang, hindi mo pa lang kaya mag-desisyon ngayon kasi nga, ano, naandun ka pa doon sa, na naninimbang ka pa gawa ng mga anak mo. Pero, kung tutuusin, sa ngayon na nakikita ko, habulin nyo man, pareho mag-asawa yung dating saya, hindi na rin makukuha sa ngayon. So, opo. Ang pinakamaganda niyan, yung mga bata, ang i-save nyo, no? Yung mga sarili-sarili nyo muna, wag i-set aside nyo muna yon. Ha? Okay, ma'am. Okay. Oo, yung mga bata, no? Then, sa'yo, yung ang advice ko, kasi ikaw yung nangalinga dun sa mga anak mo ngayon, magpakatatag ka, huwag ka munang mag-entertain ng lalaki ngayon. Opo, opo. Oo, kasi ikaw yung talagang lalagapak eh, huwag kang humanap ngayon ng kakapitan mo. Iba. Ang kapitan mo ngayon, yung sarili mo, yung mga anak mo, at saka yung responsibilidad mo bilang isang ina. Ha? Yes. Huwag ka mag-decide muna ng kahit na anong relasyon, ha? Opo, ma'am. Yes. Okay. Mm-hmm. So, diretso ko, ha? Yes, ma'am. So ngayon, meron pa ako nakikitang panibagong pag-abroad mo. Anong bansa? Malapit lang din sa atin to. Pero bago ka lumakad, ngayon, ito maglalaro ang 2 to 3 years from now, kasama tong taon na to, ano, lalakad ka ulit papuntang abroad eh. Kaya lang, ang maganda dyan, kausapin mo muna yung mga bata. Opo. Tapos dun sa husband mo naman, ang ano ko kasi, nakikita ko sa kanya, magtutuloy-tuloy na talaga dun.
Bata pa rin pala yung naging girlfriend niya eh. Yes, ma'am, bata pa. Tsaka talaga... Magtutuloy sila, ma'am? Ha? Oo, magtutuloy-tuloy. Parang dadami pa nga ang magiging anak niya. Ang nakikita ko doon magiging anak niya, magiging tatlo. Dalawang lalaki, isang babae. Dalawang lalaki, isang babae. Ang magiging anak niya doon. So ngayon, yung sinasabi mo kung talagang kayo magpapatuloy, pagdating ng panahon, nakikita ko doon, magiging malabo na yun eh. Kaya, yung kasal mo sa kanya, wag mo na asahan yun. Ang asahan mo na lang, yung kalingain niya pa sana yung mga bata. Opo, ma'am. Ha? Mm. Yes, so ngayon, pakiramdaman mo itong sinabi ko sa'yo, pag itong dalawa, tatlong taon na ganun nga, wala na talagang kayong ano, o plus na, usap kayong dalawa mabuti. Usapin mo siya mabuti kung saan na ba talaga siya masaya. Kasi minsan tayo, pag nagmamahal tayo, hindi naman kailangan makasama mo, di ba? Kung saan na siya maligaya, kung maibibigay mo yun, yun ang talagang totoong pag-ibig. Di ba? Hmm. Tapos ikaw naman, o kung meron na talagang darating sa'yo na mas tingin mo, mas mapapaligaya kayo mag-iina, ha? Kasama mga anak mo, ha? Then doon ka mag-decide, pero hindi sa ngayon, ha? Kailangan muna maintindihan ng mga anak mo yung nangyayari sa inyo ng papa niya, nila. Okay? Kasi ang naaapi ngayon, yung mga anak mo eh. Yes, ma'am. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.